Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Anumang oras po ninyo na panood ang videos na ito, tanghali man yan o gabi, umaga pa rin yan, a new day, a new life. Happy time with me na naman po. Ako ang inyong lingkod, Mel de Serrano Galvez. And today, ang ating pag-uusapan ay napaka-importante. Okay? Sa lahat ng gamit na vitamina A sa katawan. Ano ba ang vitamina A? O vitamin A? Ayan ha. Pinakasikat na ata itong pampalinaw ng mata. Ang alam natin, ito ay pampalinaw ng mata. Prevention para hindi mabulag. Prevention para hindi lumabo ang mata. Prevention para hindi magkakaroon ng katarata. O anumang sakit sa mata. Kailangan po kasi itong vitamin A talaga. Ito po ay nakatutulong sa ating retina ng mata para maging malinaw. At syempre, kailangan yun para sa routine. Diba? So, importante na malaman po natin. Ngunit, alam nyo ba na kailangan din ng vitamin A? Ito ay para panlaban sa iba't ibang infeksyon at para maayos ang paglaki ng mga bata. Oh, not only in the eyes, ha? Not in the eyes only. Okay? Ang vitamin A ay kailangan upang mabanatili ang normal na dami ng cells at matiyak na sapat ang mucosa sa ating katawan. Ito yung malangkit na bahagi ng katawan. Katulad nito ay sa gilid ng ating mga baga. Mismo sa daanan ng hangin. Also, kailangan din po ito sa bituka mismo. Sa lalamunan. Na pagka naubos na ubusan ng mucus, itong mucus na ito, ay napakagarargar na, ang sakit na ang lumunok, ang hirap na ng panunaw, ang bituka, ang hirap na talaga, sobra. At ito ay nakatutulong din sa ihi, ang ating mga nervous at reproductive system. So, isa yun ha, sa naidudulot ng vitamin A. Ang mucus ay galing sa mga cells ng mga sangkap na nakakapuksa ng mga mikrobyo. Kaya lumalakas ang resistensya at nalalabanan ng infeksyon ng katawan. So, kailangan natin yan. Kapag ang mga kakulangan sa vitamin A, madaling dapuan ang sakit, katulad ng mga sakit sa baga. So, respiratory infection at pagtatai. Siyempre, sa bituka, sa panunaw, pagkulang nito, magtatai. Dapat lang merong vitamin A o vitamina A. Maari ding lumala ang tigdas, lalo na sa mga bata kung kulang sa vitamin A. O anumang mga virus na mga nakakahawang sakit. Lutong, tigdas, mumps, basta dulot ng virus sa mga bata. Not only to the kids, and also to us, na adult, di ba? So, kailangan na may vitamin A. Bukod dito, ang vitamin A ay kailangan din para sa maayos na paglaki. Tumutulong ito sa paglaki ng mga buto o bone growth. Not only calcium, mga kaibigan. Also, vitamin A. Very important po yan. Ang vitamin A ay nagpapanatili ng pagiging flexible ng ating mga buto para madali at normal ang paglaki nito. So, pag pinagsama mo si CGF Chlorella Growth Factor at saka si vitamin A, ay tumpak, matangkad talaga, maganda ang postura ng ating magiging anak. Upang magkaroon ng sapat ng vitamin A sa ating katawan, ugaliing kumain ng mga pagkain mayaman sa vitamina A. Katulad na lamang unang-una dyan, yung carrots. Carrot has carotenoid that liver converts into vitamin A. Also, may itlog, may keso, mga dilis, o mga kahit lamang dagat, meron din po yan. Also, yung mga kamatis, mga green leafy vegetable, mga green na mga gulay, kalabasa. And also, si malunggay, si kamote, kangkong, petchay, at saluyot. Eh, dapat may pakain natin to sa mga bata or else kung yung sa mga na nag-start pa lang na pakainin, kahit yung sabaw lamang noon, okay, durugin mo si kalabasa, di ba? O si carrots, durugin at ihahalo sa gusto nyong mga pagkain ng yung baby 6 months onward, kailangan na nila mapakain ito. Okay? May mga prutas din na punong-puno ng vitamina A.
Marami rin ang pagkain na dinadagdagan ng fortify ng vitamin A. Yan, kailangan matingnan mo yung level ng iyong binili. Kasi doon makikita, okay, may vitamin A ito. Ngayon sa panahon natin ngayon na online at uso na ang gadget, 2 years old pa lamang nagsiselfone na, hindi ba? So, maaaring at the early age ay humina, masira ang kanilang mata. So, by doing this, ay nako, lilinaw o mapiprevensyonan na hindi tuluyang masira, no? So, kailangan pakainin sila. Piliin ang mga pagkain merong sangkap nito o seal. Dahil ito ang pagkain makakadagdag ng vitamin A. Gaya ng mga tao tulad ito, ha? Ito ay mapanatiling malinaw ang mata, syempre, at lumakas rin ang resistensya. So, not only in the eyes, not only sa respiratory system, immune system din. So, booster siya ng immune system. Kailangan po natin yan ngayong panahon na to. Dahil marami pong mga sakit na hindi natin mababantayan na maaring makuha ng ating mga anak. Not only sa paglabo ng mata. Nandyan si virus, nandyan si bacteria, anumang klaseng virus and bacteria, maaaring makuha, ma-absorb ng mga bata, malanghap. So, kung may vitamin A siya palagi, may protekta na siya. Malakas ang immune system, di ba? So, bukod dyan, pinaka-importante pa ang pagprotekta ng mga selula sa katawan. Ha? Kilala rin sa tawag na retinoid, ang vitamin A ay maaaring perform vitamin A na maaaring makuha sa mga produktong nagmula sa mga gatas, isda, sa kanin rin, di ba? Pro-vitamin A, carotenoid na nakukuha sa mga gulay at prutas. Yan, nabanggit na natin yan kanina. Also, mahalaga ang papel ng vitamin A upang makaiwas sa cancer at tigdas sa mga bata. Okay? So, marami na, no? May cancer na, iwas cancer, iwas tigdas, iwas virus, pampalakas ng immune system, and also, pampalinaw ng mata. So, ayaw niyo pa ba ng vitamin A? Siyempre, kung gusto natin na sila ay tumangkad, maging good ang kanilang performance sa pag-aaral, kailangan muna, depensa sa sakit, ay unang-una dapat na ibibigay natin sa kanila. So, yan po ang magagawa ng vitamin A. May mga nakatakdang daily value para sa vitamin A. Dapat, ayon sa International Unit o IU, 5,000. Sa mga malalaki po ito. Maaari itong magbago, depende sa kaganapan ng katawan. Kung siyempre, kung mahina ang mata, more. Di ba? Hindi lang 5,000. Ano ang mangyayari? Itong vitamin A ay isang fat soluble ito na maaaring makatulong po talaga. Sobrang vitamina na nai-impact sa atay. So, the liver converts the vitamin A or the carotenoid into vitamin A. Tungkulin po yan ng atay. So, very important, kung ang inyong anak ay mahina ang paningin, ay may problema sa atay. O, di ba? So, unahin natin palakasin ang atay, then ang vitamin A, it goes on. So, isa pa, kailangan doon sa mga sapat na ang gulang o matatanda na nasa 10,000 vitamin A every day dapat ang meron. So ito, para makaiwas sa panlalabo at pagtatai, ayan, isa yan sa kailangan. Also, alam nyo ba ang mga sintomas sa mga bata o kahit sa mga matatanda, kapag kinulang sila ng vitamin A, yun yung mahilig. Kung palaging, bukod sa malabo ang mata, yung may nagkakaroon ng beriberi. Ha? Ang mga sanggol ay maaari rin magkaroon ng beriberi kung ang gatas na nasususo sa kanilang iniinom ay kulang din sa vitamin A, kulang sa thiamine o V1. No, di ba? So, alam niyo ba na nasa yummy bit lahat 'yan, mamaya. Okay? And also, kapag sila ay walang gana ng kumain, matinding panghihina ng katawan, lalo na sa mga binti. Ang konting takbo, masakit na ang kanilang binti, kakulangan ng vitamin E yan. Kung madalas na may namamagaw, inflammation, diba? Pag bumibilis din ang pagtibok ng puso, sa rin yan. So, panlalabo ng mata,
Yung mga nakakaranas ng rickets, mga batang nakakaranas ng rickets. Ano nga ba itong rickets? Ang rickets ay yung problema sa buto-buto at kasukasuhan. You will see a kids na yung minsan sa halip na straight, parang may mga kung ano mga deformities sa kanilang siko. Kaya sa paa, hindi naman sakang ang pamilya, sumakang. Tapos pag na, naging sakang, tapos pag iniapak, eh masasakit ang mga kasukasuhan. Mahina ang buto, konting ano lang, konting lakad, konting, pag nagpa-practice pa silang maglakad ah, nadada pa kaagad sila. No, di ba? Not only calcium, mga kaibigan, kundi vitamin E is very important din. Kung ang inyong anak ay malalaki na, from the very beginning, mula lang sila ay bata, ala, puro lang kakagalis-galis kung ano-ano mga sakit sa balat. O kahit sinabi na ng doktor na okay, bawal sa kanya si ganito, si itlog, si malansa, si ganito, palagi pa rin na may mga galis-galis. Konting may nakain, nagkakaroon ka agad ng pamumula, blister ka agad sa kanilang skin, kulang yan ng vitamin A. So kapag kulang, ano nga ba ang gagawin natin mga mamis? Dagdagan, suportahan natin, depensahan ang katawan ng bata. So ito pa yon. Ano nga ba ang 10 mayayaman na pagkain na may vitamin A? Una, nabanggit ko na kanina si kamote. Ang kamote ay mayaman sa vitamin A. It's sa 100 gram, mga kaibigan, ito ay merong 19,200 IU. Laki no? Dahon man, o yung mismo, tawag dito, bunga. Kaya nga, kapag malabo ang mata sa mga adult, ang advice ko talaga is juice ng kamote, kalabasa at carrots. Combination po yun. Iinumin puro. Walang halong tubig, walang halong asukal o anumang pampatamis. 2 times a day, tuloy-tuloy. At saka syempre, yung mga suporta. Kasi kung matanda na, not only 10,000 na IU ang kailangan ng vitamin A, mas matindi pa, mas mataas pa kung may edad na. Now, atay. Ayon yun sa pag-aaral, ang atay ay may 17,000. Pero ayon din sa pag-aaral, kapag sumobra ka sa pagkain ng atay, eh depende kasi hindi po natin alam na yung hayo na pinagkunan ng atay. Tandaan po natin na ang atay ay tagasala ng kemikal, ng dumi sa ating katawan. So kapag kinain mo ito, may sakit yung hayo. Depende yun, di ba? Disclaimer lang po ako. Maaari, makakain mo yung sakit? Tagasala po siya eh. Lahat ng sinala nandun sa atay pag kinain mo yan. So dito na lang tayo sa say. Bagamat ayon sa pag-aaral, eh meron siyang vitamin A. Ito tayo sa mga carrots na lang, no? Kasi halaman. Very safe. Okay? Carrots. Carrot has, ang 100 gram may 17 IU. O, so ito na lang ipalit natin. Hindi pa tayo mangangamba na magkasakit, di ba? So, spinach also has 11,400 IU. O, medyo mahal si spinach, di ba? Wild spinach, meron din. Sometimes, makaka-afford naman po tayo. Kalabasa, palaging may kalabasa, kumporme sa laki. 11,100 ang 100 grams kung kalabasa. Diba? Pag pinagsama mo si kalabasa at si kamote, ay nako, ang taas na 17,000 kaya ang IU ng kamote. Tapos sasabayan mo pa ng 11,100, magkano na? Makalkyo agad dyan ha? Okay? So, melon. Ang melon ay may 2,700 IU. Also, ang mangga. Pag lang susobra, halimbang tumaas ang glucose, mas ang asukal. Well, sa mga bata, it's okay. 2,500, meron yan. Red bell pepper. Ito ay merong 2,300 na vitamin A. Kamatis, merong 1,025. Medyo mababa, but then, it can help. In one piece of kamatis, ha?
litsugas. Hindi ko lumumura ha. Ang litsugas ay merong 361. Medyo mababa siya. Doon sa mga manlilig magsinigang, may kamatis na, may litsugas na. O, mayroon pang ibang mga gulay, green leafy vegetables na hinahalo. Mas maganda po talaga salad. Kasi the best po talaga ang salad. Kung gugustuhin natin na makakuha tayo ng vitamin A, dahil pag hindi mo niluto, yan, lahat na niyan ay mataas ang vitamin A. Now, sa mga anak natin, pumili ka doon sa listahan kung ano ang gusto mong ipakain sa kanya. Dahil kailangan po natin yan. Lalo na para maprevensyonan na lumabo ang kanyang paningin. At good news mga mami, kung 2 years old hanggang 7 years old and 7 years old hanggang 15 years old, ang Yummy Beet Multivitamin Syrup ay may vitamin A. Nako, mataas po ang vitamin A niya. So may prevention na siya sa virus, makaiwas na siya sa sakit, maging maganda na ang cellular niya, hindi na nadabo ang kanyang paningin. Malakas pang immune system. Dahil sa dulot ng vitamin A, di ba? Supportahan po natin ang 2 to 7 years old, 1 teaspoon every meal, once a day, 7 to 15, isang kutsara o 5 ml once a day, after meal po yan, para po maproteksyonan. Lagi pong paiinumin para lagi nabubus ng katawan. Tatangkad na siya dahil may CGF chloride growth factor and also may tori na pampatalino. So, may B vitamins na katuwang natin para sa nervous system na ating mga anak. So, ano ba ang naidudulot ng lahat ng vitamins nito o yung vitamina nito? Para sa kanilang mabuting kinabukasan. Di ba? Habang hindi sila sakitin, tipid na tayo sa gastos ng mga magulang, maging maganda pa ang kanilang kalusugan, maging maganda pa ang kanilang kinabukasan. Ah, they are our future. Nakikita natin sa kanila ang magiging buhay nila kapag sila ay healthy at hindi sakitin. Pero kung sakitin, ako, nakakalunos, nakakaturog ng puso, di ba? Painumin po natin sila ng Yummy Beet Multivitamin Syrup araw-araw. Yan po ay mabibili na naka-flash screen. Thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pag-views. At syempre sa mga gustong mag-subscribe, click the subscribe and click the bell button para lagi po kayong manotify sa lahat ng mga videos namin ginagawa dito sa Happy Time With Me. And also, kung gusto nyong mag-comment, mayroon kayong gusto mga topic na gusto nyong banggitin ko rito at pag-usapan. Also, kung may mga katanungan kayo tungkol sa kalusugan ng inyong mga anak, not only sa mga anak eh, apakarami pong nag-message sa atin dito sa kanilang katawan din mismo. No? Sa abot ng aking makakaya ay ating tutugunan. Before that, before kayo mag-comment, subscribe muna para mabasa natin. Sayang naman kung kayo ay nag-comment, hindi pala kayo nakasubscribe, hindi natin mabasa yan. Baka kayo magtampo, di ba? So, kailangan po nakasubscribe at mag-comment po kayo dyan. Willing po kaming katugunan ang lahat ng inyong mga katanungan. Maraming salamat. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pakikibaka sa ating buhay. At katuwang natin dyan, ang Yummy Beet Multivitamin Syrup. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.